Hello at welcome sa ating channel. Ngayon nga ipag-uusapan natin kung sino-sino nga ba yung mga pinakamalalakas na naging mga kage sa series ng Naruto at Boruto. Bali, irarank natin yung top 10 na para sa akin ay pinakamalalakas na mga naging kage. Yes guys, para sa akin. Meaning opinion ko lang to. Kaya kung tingin nyong may mali akong sasabihin o hindi kayo sang-ayon, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So first, kung di nyo pa ako na-follow sa mga social media sites natin, gaya ng Facebook at Twitter, i-follow nyo na ako doon. Bali, ilalagay ko na lang yung mga link ng page natin sa description sa ibaba. So bago tayo mag-umpisa, alam nyo na, intro muna tayo. Slick talker since a jet. One time, all the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swear. Disrespectful and I'm rude, okay. I had cocaine in the school. Ang ikasampu nga sa ating listahan ay ang third kasikage. Yes, marami sa inyo siguro ang aangal dito sa ikasampu sa listahan natin. Pero as stated nga ng mga tao sa Tsunakagure, itong third kasikage nga daw ang naging pinakamalakas nilang kage including Gaara. Malamang yung mga aangal lang sa inyo na mas malakas si Gaara kaysa dito sa third kasikage yung hindi nila kinikredit yung kakayanan netong third kasikage. Imagine guys, metal sand yung kakayanan niyang makontrol gaya ng anak-anakan ngayon ni Gaara na si Shinki. Isipin nyo kung gaano ka deadly yun, diba? Nakita nga rin natin during Naruto Shippuden Days na ginawang puppet itong third kasikage ni Sasori. And yes, even isa siyang puppet, ang lakas pa rin ng impact ng kakayanan niya. Kaya para sa akin, deserve niya tong ikasampo sa listahan natin. Ang ikasyam naman sa ating listahan ay si Yagura, ang fourth Misokage. Alam ko hindi kayo papayag dito, pero hear me out. Itong si Yagura nga, kung di nyo alam, ang naging Jinjuriki ng Three-Tailed Beast. And alam nyo naman siguro kung gaano kalakas ang isang Jinjuriki sa Naruto, diba? And kung iisipin nyo guys ha, siya nga yung isa sa naging pinakabatang kage bukod kay Gaara. Hindi ba kayo nai-impress doon? Sobrang lakas nga nitong si Yagura na even sa sarili niyang village, kinakatakutan siya. Until dumating nga tong si Madara. Anyway, para sa akin, isa siya sa mga underrated na kage sa series ng Naruto. Kaya para sa akin, ikarapat dapat siya dito sa ikasyam sa listahan natin. Ang ikawalo naman sa ating listahan ay si Tsunade, ang ikalimang Hokage. Kabilang nga tong si Tsunade sa Legendary Sanin. Sa mga hindi nakakaalam, ikabilang nga sa grupo ng Legendary Sanin ay sila Jiraiya na undoubtedly isa sa pinakamalalakas sa Konoha at si Orochimaru. All throughout Naruto Shippuden nga, halos siya yung tumayong Hokage sa Konoha. Yes, matanda na siya pero nung time naman ng kabataan niya, hindi natin mapagkakaila na isa tong si Tsunade sa pinakamalalakas na babae sa mundo ng Naruto. At ang pinaka nagustuhan ko nga sa kakayanan na meron itong si Tsunade ay yung pagkakaroon niya ng Strength of a 100 Seal at syempre yung lakas niya physically. Ang ikapito naman sa ating listahan ay si A, ang third Raikage. Bali itong si A nga obviously master niya yung lightning release. At masasabi kong isa siya sa pinakamabibilis na kage in natural movements lang. Anong meaning ko sa natural movements lang? Siyempre yung walang halong teleportation na kasama. Anyway, kilala nga tong si A bilang pinakamalakas na naging Raikage sa lugar nila. At bago nga siya pumanaw, itinuruan niya muna yung anak niyang si Eren na di kalaunan naging fourth Raikage. Kaya kung ano yung lakas na nakikita natin sa 4th Raikage, ganun din yung kakayanan netong 3rd Raikage at masigit pa panigurado. Ang ika-anim naman sa ating listahan ay si Gengetsu, ang 2nd Misokage. Masasabi kong si Gengetsu nga ang naging pinakamalakas na Misokage, even though hindi natin naabutan yung time niya as Misokage. Paano mo naman nasabing siya yung pinakamalakas na Misokage kung hindi pala natin siya napanood? Kung maaalala nyo nga, di ba binuhay siya during 4th Great Ninja War? And nung nakita ko kung ano yung kakayanan na meron siya, para sa akin sobrang na-impress ako doon. Tulad ng kaya niya palang mag-summon ng isang malaking clam. And yung clam nga na yun, may kakayanan na makagawa ng genjutsu. Isa pa, kaya nga rin niyang mag-produce ng mga bubbles gamit yung oil na talagang sobrang dangerous. Nakita nga rin natin na nakikipagtalo siya sa second Tsuchikage na si Mu, na siya nga daw ang mas malakas kesa sa kanya. So that shows para sa akin na talagang malakas tong si Gengetsu. Ang ikalima naman sa ating listahan ay si Minato Namikaze, ang 4th Hokage. Ang pinakasikat nga na jutsu kung saan nakilala bilang Yellow Flash itong si Minato ay yung Flying Thunder God technique niya na masasabi kong napaka-effective
lalo na sa mga mabibilis niyang kalaban. Nakilala nga rin tong si Minato na nakaimbento ng Rasengan sa new era ng mga shinobi. Hindi ko sinasabing siya yung creator ng Rasengan, guys, ha. Baka ma-misinterpret nyo. Dahil yung creator nga ng Rasengan ay si Ashura. Kaso hindi nga niya na-pass down yung technique na to. Kaya technically, masasabi nating sariling imbento lang ni Minato yung Rasengan. Anyway, aside nga sa mga techniques na yan ni Minato, kilala nga rin siya bilang teacher ng isa sa pinakamalakas na Team 7 sa history ng Naruto. At ito nga sila Obito, Kakashi at Rin. Though saglit nga lang naging Hokage si Minato, hindi pa rin matatawaran yung legacy na iniwan niya sa Konoha. Ang ika-apat naman sa ating listahan ay si Tobirama Senju, ang second Hokage. Sa mga hindi nakakaalam, ang pinaka-signature jutsu nga ni Naruto na Shadow Clone Technique o yung Kage Bunshin Technique, itong si Tobirama Senju nga yung naka-imbento sa jutsu na yan. Even yung Flying Thunder God Technique ni Minato, nagmula nga rin yan kay Tobirama Senju. Kilala nga tong si Tobirama bilang may pinakamagaling or should I say pinakamalakas na water jutsu sa lahat. Nakilala nga rin tong si Tobirama dahil sa napatay niya yung kapatid ni Madara na si Uchiha Izuna. Bilang kapatid ng unang Hokage, iniisip nga ng iba na sobrang hina na itong si Tobirama. Pero para sa akin, halos siya nga yung nag-create ng foundation ng mga jutsu na nakikita natin sa ngayon. Yes, nandito lang siya sa ika-apat na pwesto sa listahan natin. Dahil tingin ko, mas malalakas pa kaysa sa kanya yung mga susunod kong sasabihin Kage. Ang ikatlo naman sa ating listahan ay si Mu, ang second Tsuchikage. Yes, ganito siya kataas sa listahan natin. Dahil nakita naman natin during 4th Great Ninja War kung gaano kahirap na hirap itong sila Naruto na masil itong si Mu. Nakita nga natin na gaya ni Onoki, kaya nga rin ni Mu na gumamit ng dust release. And hindi lang yan, dahil kaya nga rin maging invisible ni Mu and even pawalain yung chakra niya sa katawan. And speaking of Onoki, sa mga hindi nakakaalam, naging kanang kamay nga netong si Mu, si Onoke, during sa time niya na naging Kage siya. Kaya kung ano man yung kakayanan na nakikita natin kay Onoke, mas kaya pa yun ni Mu at sabihin nating mas doble pa yung kaya niyang gawin kaysa doon. Namatay nga sa gera itong si Mu sa pagitan ng laban niya sa second Mizukage na si Gengetsu. Ang ikalawa naman sa ating listahan ay si Hashirama Senju, ang unang Hokage. Siguro ngayon sasabihin nyo ang bias mo naman, bakit puro Hokage yung nasa listahan? Hindi naman sa pagiging bias, pero nagpo-produce talaga yung Konoha ng malalakas na leader nila. Gaya na lang netong si Hashirama Senju. Naging tanyag nga yung pangalan ni Hashirama nung time na tinalo niya sa laban itong si Uchiha Madara. At gaya nga ng ating bida na si Naruto, kaya nga rin ni Hashirama na gumamit ng Sage Mode. And isa nga si Hashirama sa mga rare na tao na may kakayanan na gumamit ng Wood Jutsu na sobrang effective both attack and defensively. Masasabi kong hindi lang sa jutsu at sa physical malakas itong si Hashirama dahil masasabi nating isa siya sa pinakamatatalinong nila lang na naging Hokage. Patunay nga dyan yung mga plano na ginawa niya during 4th Great Ninja War. Though mahina na nga siya sa time na yon, during naman sa time na isa siyang Hokage, undoubtedly siya yung pinakamalakas na tao noon. At ang nanguna nga sa ating listahan si Uzumaki Naruto, ang current Hokage ng Konoha. Yes guys, nag-umpisa nga lang sa pangarap yung pagiging Hokage netong si Naruto. At yung pangarap nga niya na yon, inaluan niya ng sipag at tiyaga. Kaya naman nagbunga nga yon sa huli at naging Hokage siya. Alam naman natin yung mga pinagdaanan niyang hirap, mapuntahan lang yung estado na meron siya ngayon. Para sa akin, siya yung pinakamalakas na naging Kage. Dahil bukod nga sa pagiging Jinjuriki niya ni Kurama, hindi rin naman matatawaran yung pagiging madiskarte niya sa laban. Yes, sa current Boruto series, hindi nakatulad yung lakas niya kesa nung Shippuden days. Pero undoubtedly, siya ang naging pinakamalakas na Kage. And that's it. Yan ang top 10 para sa akin na pinakamalalakas na mga naging Kage sa iba't ibang mga bayan. Ipapaalala ko lang ulit guys ha. Self-preference nga lang yung listahan na to. Meaning ito yung para sa akin na top 10. Kaya kung may top 10 rin kayong naiisip, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. At kung sakaling nagustuhan mo naman tong video na to, huwag ka nang mahiyang pindutin yung like button. Dahil napakalaking tulong na nga niyang like mo para sa ating channel. At syempre, huwag mo na rin kalimutang pindutin yung subscribe button para lagi kang updated pag may bago tayong upload na video. So yun lang, peace. Slick talker since a jet. Winter time, all the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swear. Disrespectful and I'm rude, okay. I had cocaine in the school.